Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit paano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes para sa 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli, no, sa konteksto ng atin pong pagninilay, ay atin pong binabalikan kung ano nga ba ang pinakadiwa, no, ng pagkabuhay. Ito ay patungkol pa rin sa pagbibigay. Sabihin nyo nga po, pagbibigay. Umabot sa punto na lahat ay binigay ni Jesus para sa ating kaligtasan, lalo tigit ang kanyang sariling buhay. Nasaktan ng labis, napakasakit para lamang maibigay ang kanyang buhay sa atin. Jesus, ganun naman talaga, no? Hanggat hindi tayo nasasaktan o kaya naman yung bang yung sukatan, no? Kumbaga, sukatan ng tunay na kahulugan ng pagbibigay ay ipinakita sa atin ni Jesus. No? Hanggat hindi ka nasasaktan, hindi pa yan ang pagbibigay. Malinaw po ba? Mukhang hindi, no? Kasi madaling magbigay, no? Madaling magbigay. Pero yung pagbibigay talaga na hiningi sa atin, hindi pwedeng walang kirot, hindi pwedeng walang sakit. Normal lang, nagbibigay tayo. Pero kapag yung hinihingi na sa iyo ay medyo masakit na para sa iyo, pero ibinigay mo pa rin, ando doon na yung tunay na
generosity, yung tunay na pagbibigay. Tanda natin yan, ha? Okay. So ngayon po, tingnan natin ang turo at aral na ibinibigay sa atin ni Jesus sa araw na ito. Tungkol po ito sa pagpapakain sa napakaraming tao. Sabi nga po, humigit kumulang 5,000 tao, lalaki pa lang, no, ang pinakain ni Jesus. Sa ilang piraso, is 2 isda, 5 tinapay, pero ilang libo. No? Sa kwentong ito, kailangan natin makita kung ano ang ating nagiging pag-uugali. Kung bakit at ano ang humahadlang sa atin para matutong magbigay. Sabi ni Jesus, tinanong niya si Felipe, tinanong niya ang kanyang mga alagad, kasi nakita niya, nahabag siya sa mga tao. 3 araw na, no, na sumusunod sa kanya. Pag pinauwi niya, o pinauwi ito, magugutom ito pauwi sa daan. So, hindi lang basta spiritual, kundi pati physical ay kanya pong inalala. Pero ang tanong ni Jesus, saan tayo bibili ng tinapay? Pag sinabing saan tayo bibili ng tinapay, ano ang dapat isagot? Saan tayo bibili? Saan? Ano ang sagot? Uy, kausap ko. Saan tayo bibili? Pag ang tanong, saan tayo bibili? Bakery. Lugar ang sagot. Kung saan, ang sagot ay lugar. Pwede sa bakery, pwede pong sa baba ng bayan, pwede pong sa kalapit na bayan. Ganun dapat ang sagot. Pero ano ang sinagot ni Felipe? Halimbawa, kayo si Felipe, tinanong ka ni Jesus, ganito rin ba ang sagot? Kahit na po, no? Kahit na po halagang 200 denaryo, hindi po sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. O ako si Jesus, ang tatanong, ang sasagot ko kay Felipe, ang OA mo, Felipe. No? Ang tanong ko lang naman, saan? Pero ang sagot mo, reklamo. Kahit 200 denaryo tinapay, hindi sasapat. Hindi ba alam ni Jesus yun? Parang common sense naman, di ba? Common sense. Pero malinaw din naman na pinahayag dito, alam naman ni Jesus kung anong gagawin. Gusto lang niyang malaman paano magre-react ang mga alagad o si Felipe sa mga ganitong sitwasyon. Ganun ba tayo katulad ni Felipe? Reklamo agad? Saan tayo kukuha? Pangalawa, katulad din ba tayo ni Andres, no, at ng ibang mga alagad na magtuturo at ituturo natin ng iba para sila ang tumulong? Kasi yung sabi dito, no? Meron po ditong, sabi, meron po ditong isang bata. Pero may bata. Buti pa yung bata na isip magbaon, di ba, no? Meron po ditong bata, may dalang 5 tinapay, 2 isda. Pero paano ba naman yun magkakasya? Andres, common sense naman. Pero bata eh, itinuro mo. Parang ang inisip ko nga, ito bang mga alagad, hindi nagbaon? Eh may assignment yan eh. Diba? May tagahawak ng collection, may tagapapunta muna sa lugar para sila yung advance party. Meron ding tagapag-ayos ng kanilang pagkain. Bakit hindi yung kanila ang binolunteer?
So nasaan tayo dito? Anong pag-uugali ang pinaiiral natin? Kaya hindi dumadaloy ng tuloy-tuloy ang grasya na ibinibigay ng Diyos. Kasi binigay niya na, hindi natin nakita o kaya naman di natin na-appreciate. Dahil, unang-una, lagi tayong pinangungunahan ng reklamo. At imbis na ikaw ang magbigay, ipapasa mo sa iba. Na mayroon ka naman, pero ipinapasa mo ang pagtulong sa iba. Ganun tayo. No? O pwedeng, saan man dito. No? Ito yung natutunan natin ng matagal. Natutunan natin ng napakatagal na panahon. Pero itinuturo sa atin ni Jesus na sana matutunan natin kung anong mayroon, magpasalamat ka. Kung anong mayroon, ipagpasalamat mo. Kasi ito yun, di ba? Kinuha niya yun, okay, sige na nga, okay na. Yung dalawang isda, limang tinang, akin na. Sabi, nagpasalamat siya sa Diyos at ipinamahagi. Ano nangyari? Sumobra pa. Marami pang natira. May nagsyaron pa. No? May nag-uwi pa. Kasi, mapapanish yun. Pero mo, nakapuno pa ng 12 bakol. Paano bibitbitin ng mga alagad yun sa susunod na bayan? Tag-iisa, may bayong? Sobra-sobra pa. Kung tutuusin, no? So, anong meron tayo ngayon, sobra-sobra pa yan. Hindi mo lang makita kasi sobra ang reklamo mo. Pag nilayan mo nang mabuti, ha? Kasi kung tutuusin, matagal na nating nare-reklamo sa Diyos, ang hirap ng buhay. Ang hirap ko, ang hirap. Pero hanggang ngayon, buhay ka pa. Di ba? Naging bisyo natin ang magreklamo. Pero gawin din nating bisyo ang magpasalamat sa lahat ng biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen.